Hi guys, magandang gabi po. It's 8:30 ng gabi ngayon dito, and update po natin yun pong ating mga upo. Ayan. So may mga malaki na po tayong upo na pwede na pong ma-harvest na yan, no? Wow. Look at that. So ayan yung ating mga upo dito sa ating sa likod ng ating bahay yan, no? Ang lalaki, oh. Ito, isang linggo pa to. Ito, pwede na pong ma-harvest yan. Tapos dito, ayan, dami dito banda, oh. Wow, yung ito, hindi na siya, nanilaw na siya kasi isang sanga lang to. Dapat makuha na natin to para sana yung mga bagong bunga ay lumaki. Yan. So yung ating mga upong pwede na pong ma-harvest. Yan. So bago po tayo mag-harvest ng ating upo ay magbibigay muna ako ng update para yan. Yan po tayong makita sa winter. Ayun. Ito ating pinakamalaki ngayon, eh. But ito na po yung pangatlong, may sayang, oh. Nanilaw lahat, oh. Hindi kinaya. Tatlo kasi yung kanyang ano, ibunga ito. Sanga lang siya dito, eh. Kaya pagdating dito, wala na, dilaw na siya. Dapat isang sanga, eh, kaya na ito, oh. Nanilaw din siya, oh. Kasi meron siya, saan ba to? Dito, oh. Ito yung bunga niya. So pagdating dito, nanilaw din siya. Ayan. So ayan, mabukas pa tayo mag-harvest ng upo. You know? Ganda. Ganda tingnan sa malayo. Gayong bunga. Samalay tayo. Ayan. You know? Wow, look at that. Ang daming bunga. Ayan, oh. Wow. Okay, so bakit maraming bunga yung ating upo? Kasi ang ginagawa po namin ay nagmamanual po kami ng pollination. Kaya ayan, marami pong nabubuo sa ating mga upo. Kasi kung hindi, malamang hindi po siya mabuo. Kaya ang ginagawa po namin, kada hapon, pag may nakita po tayong babaeng bulaklak, ayun, atin po silang pinapollinate para mabuo. Kaya lang yung mga bagong bunga ngayon, yung mga bagong bulaklak is puro po siya lalaki. So humihina yung pagbigay ng bulaklak niya o ng bunga kapag marami pong malalaking bunga na. Yun pong ating upo. So yung ibang bunga niya, yan, naninilaw. So dapat matanggal natin itong mga malalaki bukas or sa mga sunod na araw para makalaki po yung mga panibagong bunga. Yan. So right now, yun po yung update ng ating upo. Dami na pong pwedeng ma-harvest. So yeah, try po natin mag-harvest sa sunod na araw. Yan. Yan yung update ngayon, mga kagulay. Yun po ang ating upo. Ayan siya. Tapos dito, mag-update na rin tayo. Yun po ang ating gabi o ng ating taro. So nakapag-harvest na tayo dito ng dalawang beses. Yan, nakapag-guli po tayo. Kaya yan, oh. Ang dami natin mga hinuwang mga sanga. So hindi pa natin siya binubunot. Ayan, oh. So lahat nakunan po natin ng mga sanga, ayan. So ayan po ngayon yung ating taro. Yung mga maliliit po dito, bubungkalin ko po to siya at ilalagay ko po sa malaking paso para meron po tayong magamit sa winter or sa fall na taro. Ayan, oh. So ito po yung galing sa store na kanyang yung mismong laman po niya, yun po yung ating ginamit na pantanim po dito. Hindi po yung sanga, yun pong mismong laman po niya. And right now, may malapit na po tayong mga taro. Yeah, so ito po ngayon yung ating taro. Yan, so ang ganda na. Ang dami ng malapad na ang dahon, no? Nakalaki yung ibang dahon simula nung nagtanggal tayo ng mga ilang-ilang dahon niya. Ayan, oh, lumapad siya, oh. Okay, ang ganda tingnan, oh.
ng taro natin. Tapos, isama na rin natin yung ating sili dito. Ayan, nag-i-start ng lumaki. Oh. Dumadami na siya. Oh. Wala tong fertilizer simula nung nagtanim tayo. Gumawa tayo ng chicken dung lang. Chicken dung yung ginamit natin dito tapos wala na. Hindi tayo naglagay ng kahit anong pataba. So, ang ginagamit natin mga pataba is organic. Yung chicken dung lang tapos katapos nun, ayun na. Malago na siya, oh. Ang dami ng bunga at talbos. Ayan, may mga malalaki na ito yung mga naunang bunga, oh. Ayan, oh. It's a Thai chili po, mga kagulay. Ayan. Ayan, oh. Ang dami na. And dito, may dalawang chili tayo dito, eh. Mahinog na kaya. Wala pa. Ayan. Wala pang hinog yung ating Thai chili dito. Pero yung ating tangla dito, ayan, oh. Naging malusog siya. Nasa gilid lamang po siya ng pader. Ayan. Tanglad po yan. Siksika yan dyan, eh. So, ayan. Gandang tingnan na. Sana makahabol pa yan. Ayan. Daming bunga ng ating Thai chili, oh. Wow, look at that. Ang napansin ko dito, sa ating, sa variety ng sili na to, malakas po siyang magbigay ng bunga. Marami. Ayan. Tapos mahaba yung bunga niya. And pwede po siya sa pansigang kasi hindi po siya ganun kaanghang. So mild lamang po yung kanyang anghang. Kaya pagka ginamit po natin sa pagluluto, yun. Hindi po siya ganun kaanghang. So bagay po siya sa mga tinola, sa pansigang. Kasama po yung kanyang talbos. Ayan, excuse me. And dito, yung ating saging, oh. Edible to, eh. Dwarf. Yeah. So, isang taon na tumahigit. Ito siya. Nanghina kasi yung kanyang laki kasi. Nilipat natin, nag-crowded siya dun sa pinagtamnan natin. Pero ngayon, ayun, nakabago siya. May mga bagong sahang at tayo dun, oh. Yan, so ngayong bukas siguro sa pag hindi po tayo busy, isama natin ito sa lipat sa malaking pot. So tingnan po natin kung ano pa mangyayari ito pag naipasok po natin sa loob ng bahay. But right now, yung taro is ang ganda po niyang tingnan na. Yan, oh, ang dami na, ang laki na. So yan po, ang dami na. Nagkakaroon pa siya ng mga runners, oh. Mga bagong tubo, yan, oh. Yan. So yan po mga kagulay ngayon, yung pong update dito po sa ating garden. Ayan. So, ating magandang upo, ang ating magalang na gulay ay naging magalang siyang mamunga. Ayan. So, I'm gonna end this vlog right now mga kagulay. It's a short update lamang po para sa ating side ng ating garden. Ayan. So, thank you for watching po and maraming salamat sa pagsama sa akin yung gabi dito po sa ating munting gulayan. And hanggang sa muli po, maraming salamat and magandang gabi po.